Yung Palacio Malacañang, mga kababayan, through DANEDA, yung National Economic and Development Authority, nag-react na doon sa sabi sa result ng survey ng SWS na dumami yung mga mahihirap. 48% daw ang nagsabi lumubog daw yung kanilang buhay. Paano di lumubog yung buhay ninyong lubog yung inyong pag-iisip? Di ba? Kaya sabi ng ating gobyerno, focus lang anya tayo sa ating trabaho para ma-reduce yung kahirapan. Ayan po, mga kababayan, yung sabi ni NEDA Director Arsenio Balisacan. At sabi naman po ng DSWD, ang ating gobyerno already taking strides in fight against hunger and poverty. Sabi nga natin, yung pag-angat sa buhay po kasi nasa mindset. Pag ang mindset mo, laging mindset ng mga gutom. Nasa isip lang po yan, mga kababayan eh. The power of the mind. Hindi kasi ninyo ginagamit yung isip. Ang isipan ninyo, ginagamit ninyo sa pagreklamo. Diba? Change your mindset. Galaw-galaw din po pag may time. Gamitin yung mga talents. Tinago ninyo yung mga talents na regalo sa atin ng ating Panginoon. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung naging reaksyon ng ating gobyerno, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sabi kasi sa balita, mga kababayan, na kahapon, more Filipino families consider themselves poor sa third quarter ng taon 2023. Nagpa-survey, mga kababayan, yung SWS. 48% down ng mga Filipino families, narate nila yung kanilang sarili bilang mahirap. Talagang maghihirap kayo pag ganyan yung inyong laging sinasabi. Familiar po kayo ng sinabi ni Lao Tzu? Sino ang yung Lao Tzu? Yung isang Chinese philosopher. Ayan po, sabi ni Lao Tzu. Sabi ni Lao Tzu, watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. Ita ninyo? Sabi yan po ni Lao Tzu. Kaya importante po yung ating mindset na sa tama. You need to have your mindset na laging positibo yung mga iniisip. Ganun po yung umaangat sa buhay. Positive mindset. Pero kung ang laman ng isipan mo laging reklamo, gulo, negatibo, wala ka talagang mararating yan. Yan, mga kababayan, ang mali sa ating mga Filipino. Kaya tingnan ninyo sa paligid kung sino yung mayayaman. Di ba mga Chinese? Yung mga Chinese, sige lang hanap buhay nila. Sige lang ang negosyo. Eh, dito sa amin po, yung kaibigan kong kinikwento ko sa inyo na may-ari ng mall, Chinese. Yung mga Filipino, sige, rally. Rally dito, rally doon. Yung mga Chinese, hindi man po nagra-rally. Sige lang ang tinda-tinda nila. Sige lang ang hanap buhay. May narinig na kayo na mga Chinese na sinurvey na nagsabing mahirapan niya yung buhay namin ngayon. Yung mga laging nagsasabi, nagsasalita, mga kababayan, yung mga Filipino na mindset kasi po na reklamador. Pero habang sige ang reklamo niya, wala man siyang ginagawa na aksyon para mabago yung kanyang kalagayan. Di ba ganon? Ito kasi yung ito yung itinuro sa atin ng mga dilawan. Yung sige lang ang reklamo. Pero yung mga dilawan na tumikover sa gobyerno, palpak man.
Di ba? Sila lang yung yumaman po. Lalong naghirap yung mga Filipino. O, sila ngayon yung nanggagatong dito sa mga mahihirap. Sige niya, magreklamo kayo, magreklamo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi po siya, no? Hindi siya tumitigil. O, sabi dyan, PBBM admin remains focused on reducing poverty by 2028 through various strategies, whole of society approach. Tumulong kasi kayo, imbes na magreklamo ng magreklamo. May mga agencies naman po ng ating pamahalaan na ready'ng tumulong sa mga training, yung TESDA, para ma-upgrade yung inyong skills na makapaghanap buhay. Yung TESDA, dati siya, mga kababayan, na Manpower and Youth Council, in-establish pa siya noong panahon ni Apo Lacay. TESDA na siya ngayon. Paturo kayo ng mga skills para may magamit kayong training. Ako nga po, matanda na. Until today, ina-upgrade ko pa yung aking mga skills. Kasi pag hindi po, mapapag-iwanan tayo ng panahon. You become irrelevant. Dapat ganun po. So sabi dyan, the Marcos administration remains focused on its priority to reduce poverty, poverty incidence among Filipinos to 9% by the time President Ferdinand Marcos Jr. steps down in 2028 sa pamamagitan ng iba-ibang mga strategies in whole of society approach. Sabi po yan ni NEDA Director, Secretary Arsenio Balisacan. So kailangan tulungan ninyo din yung inyong sarili. Tulong-tulong po tayo sa pagsulong ng ating bansa. So sabi po ni Balisacan, we note anya that the SWS September survey was conducted after a series of typhoons hit the country, which also affected food prices and directly impacted families who lacked the means to cope with the increase in prices, sabi po ni Balisacan. Eh nga po, after natamaan tayo ng sunod-sunod na mga calamities, nag-ikot naman po yung ating Pangulong Bongbong Marcos with the Speaker Martin Romualdez at saka yung mga tauan po ng DSWD. Doon i-distribute sa iba-ibang mga lungsod sa buong bansa yung mga smuggled rice para gumaan man lang po yung buhay ng ating mga mamamayan. Diba nakita ninyo sa kusakong bigas yung pinamimigay yung mga tao naghahanap ng mababang presyo kasi diba yung aspiration ng ating presidente may baba siya sa at least 20 pesos per kilo ng bigas. So ang ginawa niya, ayaw tumigil yung mga smugglers, pinagkukumpiska ng ating gobyerno, pinamigay ng libre. Di ba? So paliwanag po ni Balisacan, dahil anya sa nangyaring mga calamities, nagkaroon tayo ng supply disruptions. As we noted earlier, poverty measures based on respondents' perceptions are sensitive to inflation, particularly for essential commodities anya. Food inflation in September was higher than in June this year dahil anya sa supply disruptions. So sabi niya, the government is implementing for the short term several measures para maibigay ang immediate assistance sa mga nangangailangan, including the rollout ng food stamp program, the removal of pass-through fees for vehicles transporting goods, at saka yung distribution ng cash aid sa pamamagitan ng Rice Farmers Financial Assistance Program, specifically targeting the poorest individuals. So, ganun po mga kababayan, nire-recognize ng ating gobyerno yung realities na nangyayari po sa mga communities. Madaling sabi, hindi man po nagpapabaya yung ating administrasyong bongbong. Responsive siya sa pangangailangan ng mga tao. Dinagdag pa mga kababayan ni Balisacan that the administration prioritizes policies and programs aimed at generating more and higher quality jobs as this is the most robust and effective approach to reducing poverty.
This will involve expanding our markets, improving our infrastructure, and attracting more strategic investments, while also preparing the workforce with the necessary skills for the jobs that will be created. Kaya walang tigil yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sa pag-attract ng mga investments para makapag-create po ng jobs para sa ating mga mamamayan. So that hindi lang aasa po sa mga dole outs, mga assistance na binibigay ng ating gobyerno. Pero sa panahon ng calamities, talagang kailangan po na magkaroon tayo ng distribution ng mga ayuda. At yun ang nakikita po ninyo. Kaya sabi po ng DSWD, even before the recent SWS survey niya on hunger and poverty, yung ating Pangulong Bongbong Marcos already instructed the Department of Social Welfare and Development to come up with innovative programs to combat and end hunger and poverty sa ating bansa. The instruction is hinged on the President's desire na tapusin yung kagutuman and make a more inclusive country where no one is left behind. Yan po yung sabi, mga kababayan, ni DSWD Secretary Gatchalian. So sabi niya, this is the reason niya why the DSWD came up with a food stamp program which was designed primarily to alleviate the lingering incidence ng food poverty sa malnutrition among low-income Filipino households sa pamamagitan po ng pagbibigay ng meal augmentation worth 3,000 pesos on a monthly basis. So ito pong food stamp program is currently in its pilot run in the scale up of the program is slated to for middle 2024. Ito pong programa will benefit a total of 1 million families na klasifikado pong food poor. Yung mga pilot areas, kasama rito yung Tondo, Manila, and the regions of Cagayan Valley, Bicol, Caraga, saka sa Bangsamoro Autonomous Region in mostly Mindanao. And other than that, yung dating 4-piece, tuloy-tuloy pa rin po, mga kababayan. So there is also the Pantawid Pamilyang Pilipino program wherein 4.4 million poorest of the poor household or 20 million individuals tuloy-tuloy na tumatanggap ng ayuda through the monthly subsidy for their children's education as well as yung monthly health subsidy po. So ito po yung patunay na yung ating gobyerno po tuloy-tuloy sa pag-aasikaso sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Hindi man po sila pinapabayaan ng ating administrasyon. Unahan natin yung mga anti-Marcos kasi sigurado na gagamitin ito na result ng survey para banatan yung ating gobyerno, yung ating administrasyon. Gagamitin nila itong panira. Ganun magaling yung mga critics ng Marcos. Hanap sila ng hanap ng mga masasamang balita. Mindset of the poor kasi po sila. Tuwang-tuwa sila na mag-spread ng mga negative news. Noong panahon na nasa mainstream pa po ako, ganun din yung aking mindset. Kasi yung turo sa amin, bad news is good news. Di ba? Yung mga controversies. Nang mapanood ko na po si Calob, si Jan Calob, sa kanyang success coaching, saka si Chinkitan. Sunod-sunod nun yung mga seminars na aking pinuntahan po. Atin tayo ng atin, syempre, para mabago yung ating kalagayan. Ayun na po. Effective. O, di ba? Doon tayo nagsimula ng pag-engage in business. So, tama pala yung mga naririnig natin na para gumanda yung buhay, you have to mind your own business. O, ngayon, hindi lang yon yung huwag ka anyang nangingialam sa hindi mo dapat pinangingialaman. Dito ko natutunan sa kanila na para gumanda yung buhay, you really have to mind your own business. So kung wala ka pang business, you establish your own business.
Di ba? Kasi po, sa totoo lang, wala man po na ano, yumaman sa pag-empleyo. What? Diba? Yung mga mayayaman, sila yung mga negosyante, mga entrepreneur. Kaya ito tayo ngayon, oh, tinda-tinda tayo ng Firmax Firming and Lifting Cream. Dati, nung nasa mainstream ako, nagpo-promote ako lang ng mga... Kasi nasa advertising business tayo. Yung mayaman po, yung may-ari ng company. So naisip ko, mga kababayan, bakit hindi ako kumuha ng pwede kong ako mismo yung magtitinda at magpo-promote. Hindi lang yung ako nagpo-promote, yung mayaman, yung pinopromote ko. O, di ba? Naging maganda? Ito na tayo ngayon. Ito po'y pinapahid sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman po, yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Nung nasa mainstream media po ako, nahihiya ako magtinda-tinda. Yung feeling ko, mababang uri yung pagtinda-tinda ng kung ano-ano. Maganda yung nag-i-employ lang. Mali pala yon. Mas maganda pala magtinda-tinda. Ayos? Kaya tinda-tinda lang tayo. Ito naman po, maganda sa ano, yung mga cancer patients. Try po ninyo ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger. Ngayon, as a result po ng pagbabago ng aking mindset at resulta, nanganak ng nanganak yung aming pagtinda-tinda, meron na kaming gym ngayon. Di ba? Yung mga gusto na yung mahilig mag-gym, try ninyo po na mag-gym dito sa the newest gym in town. Fitness, Colossal Fitness Gym. Matatagpuan mga kababayan sa Security Bank building, third floor po. Pati yung roof deck, okupado namin. Lanco Business Park, Legazpi City. Kami po yung pinakang malaki dito sa lalawigan ng Albay. Di ba? Maganda yung pagtinda-tinda po. Gym business naman kami. Kailangan mag-expand tayo. Di ba? Yan po. Be an entrepreneur. Di ba? For inquiries po, look for Jilon Maravillas. Contact number niya, 0966-802-0949. At may office din kami po dyan, mga kababayan, para sa isa pang business po, yung Grab. May Grab car po kami. Rent a car. Kasama sa nilaunch namin dito sa launching ng Colossal Fitness Gym. Kaya lang, nakakalimutan kong maipromote. Tapos, other than that, mayroon po kaming bills payment doon. Bayad center po. Tumatanggap na po kami ng mga payment sa kuryente, Meralco, sa PLDT, pati sa BDO, sa bangko. Pwede na po sa amin, PayMaya. License na po kami na engage in business po sa bills payment. Added na nitong Colossal Fitness Gym. Ayan po siya. Colossal Fitness Gym. Padangat, rent a car. Grab car po. Automax, Firmax, Pay Bills, Bayad Center, Maya, GCash, BDO Pay, Visa, Philippine Airlines, Cebu Pac. Pati yung Cebu Pacific, Travel and Tour, rent a car po. ayos na Mr. Maravillas. Nagsimula lang kami sa binta-binta nitong Firmax and Automax. Mindset lang yan po. Ang gusto ninyong umangat sa buhay, kailangang you have the mindset of the rich, not poor mindset. At kailangang gamitin natin yung ating mga natutunan sa mga seminars. Ayos ba? Yung sa rent a car namin po,
brand nyo Innova. Ayan po, mga kababayan. Kasi yun ang, ano, yun ang requirement ng Grab Car. Kailangan brand nyo siya. Hindi man sila tumatanggap ng, ano, ng luma. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.